Almost, yan, sinasabi ko sa inyo, almost 100,000 taxpayers in the Republic of the Philippines ay sapilitan. Pag sinabing sapilitan, ay ito po ay para bang ayaw mo, itinula ka sa bangin. Tak! Eh, di nalaglag ka. Pag nalaglag ka sa bangin, eh magkakabali-balibuto mo. Ganun po yung na-experience ng napakaraming taxpayer sa Pilipinas. Sorry ho, tungkol ho sa pagiging top withholding agent nila. Ikukwento ko yung aking istorya kasi ako po ay ginawang tax withholding agent ng BIR pero ako po ay nagprotesta at inalis po nila yung pangalan ko sa top withholding agent. Makikita po nyo dito sa aking monitor o sa ating whiteboard yung dalawang libro ko. Yung isa po ay Preventable Deficiency, Building Competence. Gumagawa ho ako ng libro ngayon kasi gusto ko hong i-chronicle yung mga position papers or mga protest ko na ginawa para maipanalo yung maraming taxpayer sa buong Pilipinas. So napansin ko, consistent ng mga BIR from apari to hulo. Pare-parehas lang yung deficiency assessment. So ibig sabihin, pare-parehas din yung answer. So yan po ay kino-chronicle ko na. At doon po sa mga gustong mag-donate, humingi lang ho kayo sa akin ng DDoP donation at pag-usapan ho natin kung gusto ho ninyo ng libro. At yung pangalawang librong nandiyan dyan, yung Audit Protection Services, naghahanap ho ako ng mga business partners. Kung wala naman ho kayong ginagawa dyan, OFW, nasa bahay lang kayo, pwede ho kayong magnegosyo sa taxation. Ako po ang inyong business partner. Para tayong Jollibee, McDonald's, di-deliver ko yung goods sa inyo. Ibenta ninyo sa mga maraming Pilipino. Okay, so huwag niyong kalimutan pong i-like ang Kataxpayer Facebook at ang ating YouTube Tax Specialista. Ang pag-uusapan ho natin ngayon ay tungkol ho sa top withholding agent kasi 100,000 ho ang Pilipinong pinipilit na maging top withholding agent. So meron pong sinasabi nung iba, napaka-demonyo! Napaka-demonyo! Ng pagiging top withholding agent, demonyo do. So, ginawa akong topic, top withholding agent versus tax evil. Bakit evil? Papaliwanag ko yan sa inyo, pakikita ko sa inyo ang naging eksperyensya ng isang taxpayer. Itong taxpayer na to, pwede na ho siyang kasuhan ng tax evasion. Mag-ingat kayo mga top withholding agent kasi target na kayo ng tax evasion case. Ha, simula sa 2018, kapag may LOA ka, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, at doon sa LA mo o sa deficiency assessment mo, may assessment sa'yo sa top withholding agent. Pwede ka nang kasuhan ng tax evasion case. Okay, yun ho pag-uusapan natin. Top withholding agent versus tax evil. Ho, 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 ho. Ano plano sa akin? So, magsisimula ho yung tax, pagiging tax top withholding agent nyo, padadalang kayo ng letter ng BIR katulad ho nito. Yan, sinasabi na, ikaw ah, top withholding agent ka na. Yan. Kaya, as top withholding agent, magwi-withhold ka na. Okay. So, ang ginawa ko, sige, top withholding agent ako, ha? Ito ho yung letter ko. Itong letter na to, mga ka-taxpayer kong minamahal, para maging masayang buhay ay mas mapa sa inyo, kopyahin ninyo. Libre lang naman eh. So, padala nyo ho itong letter na to, pakipost nyo na lang, doon sa RDO, at humingi kayo ng certification. Okay, so ganito ho yung certification na i-issue sa inyo. Ayan, katulad nito, sinabi niya sa akin, oy ikaw ah, Emelino, isa kang top withholding agent. Ayun, TWA. So, ang gagawin mo bilang top withholding agent, magwi-withhold ka sa supplier of goods,
and supplier of services. Mantakin ninyo. Ang ganda-ganda ng buhay ko eh, bigla akong ginawang top withholding agent. Nagkaroon ngayon ako ng obligation. Ano yung obligation ko? Mag-withhold, number one. Number two, itago yung perang withhold ko. Number three, i-remit yung perang withhold ko. Number four, magkaroon ng ebidensya na na-remit ko yung pera ko. Number five, i-store o i-maintain ko yung dokumento na na-remit ko yun for the next 10 years. Limang obligations ang ipinatong sa akin. Makatarungan ba yon? Hindi lang yon. Kapag hindi ko ginawa yung limang yon, sangkatutak na penalty ang ibibigay sa akin. At dito sa taxpayer na ikukwento ko sa inyo, 9 million pesos yung naging danyos niya o damages dahil sa pagiging top withholding agent. So, baligo ako. So, sabi ko sa tax, sa BIR, hindi ako pwedeng yan. Okay. So, sabi niya, hindi pwede, Mr. Maestro, dahil ikaw ay napublish sa dyaryo. Pinublish ako sa dyaryo. Okay. Sinulatan ko sila. Sabi ko, hindi pwede yan, sir. Tinanggal ako. So, tinanggal ako sa pagiging top withholding agent. Hindi ngayon ako pwede magdemanda. Hindi na ako top withholding agent. So, kinausap ko yung may problem. Sabi ko, may problem ka ba? Yes, magkano ang ano mo, ang exposure mo from 2018 hanggang 2022? Ina-check niya sa akin. Check mo nga ito, sir. Chinek ko. 30 million. 30 million. At yung pinakamalaki narito. Ito yung assessment ng BIR. O kung gusto niyo hong mag-donate, ayan, yung bank account ko makikita ho ninyo diyan sa description below. Ibig sabihin sa YouTube channel ko, Tax Specialista. Tulungan ho natin, idedemanda ho natin ang BIR para iklaro natin dapat ba na magkaroon ng top withholding agent o hindi. Okay, hindi natin, ang makakasagot niyan ay Supreme Court. So ito ho yung nangyari sa kanya. Inisyuhan siya ng BIR ng top withholding agent assessment. 6 million! Ah, 6 million! O ano yung assessment na yan? O purchase of goods. Ayan, makikita nyo, 400. Ano pa? Insurance, 2.6 million. Bakit ang laki ng 2.6 million? 17 million times 15%. Bakit 15%? Mali ata itong rate na to. Mali itong rate. Tapos 2%. Ayun, no? Interest. Top withholding agent. Ano? Other services, 617. So all in all, 6 million. Ibig lang sabihin, mga ka-taxpayer kong minamahal, kung hindi siya naging top withholding agent, wala siyang babayarang 6 million. Ikaw, tinatanong kita. Sabihin mo yung answer mo dyan. Mag-comment ka sa baba. May benefits ba sa pagiging tax agent? The answer is yes. Lagay mo yes. The answer is no. Lagay mo no. Para mas maraming tao ang makaalam kung ano yung sentimento ng maraming taxpayer. 100,000 ho ang tax withholding agent sa buong Pilipinas. Kung 100,000 ang magko-comment, edi mas maganda. Diba? Makikita ng BIR, ayaw ng taxpayer ng tax top withholding agent. So, kinausap na natin ng BIR, nakipag-meeting tayo, ayaw nila. Gusto namin may top withholding agent. Sabi ko, hindi pwede. Wala yan sa batas. Ayun. So, nag-aaway-aaway na ngayon. Hindi. Pag may top withholding agent, pwede namin kasuhan ng tax evasion case yung hindi nagre-remit ng top withholding agent withholding tax every year. Yun yung danger niyan. Kawawa naman yung presidente ng company. Yung chief financial officer ng company. Yung bookkeeper, walang kaalam-alam, kawawa ka. So, please, pakiclick lang ho yung like para mas marami hong Pilipino ang tatalino. Nag-invite ho ako ng mga franchisee. Mag-franchise na ho kayo, mga taxpayers, para ho makatanggap kayo ng libro kung paano hawakan ng tama at nasa batas ang BIR Letter of Authority, Checklist of Audit Requirements, First Notice for Presentation of Records, Second and Final Notice for Presentation of Records, and ang huli, subpoena Duces Tecum. Ang purpose natin, bakit natin pina-franchise kayo? Number one, bumabaho yung babayaran yung professional fee ko. At the same time, maging partner tayo. O kung partner nyo ako, mapoproteksyonan ko kayo laban ho sa harassment,
and at illegal advancement ng mga BIR official na mayroong masamang intention sa inyo at sa inyong pamilya. Okay? Next, pwede ho kayong kumita using taxation. Kasi ho, kung kayo ay franchisee, minimum nakikitain nyo ho ay per client is 40,000 pesos o pesoses. Sali na ho kayo. So with that mga ka-taxpayer, kung mahal, please mag-franchise na ho kayo. At sinasabi ko ho sa inyo ngayon na mapapasa inyo ho itong libro na ito. Yan, itong audit protection services. At alam naman ho ninyo, nandiyan lang sa mga video ko, specifically do sa video kong opportunity is available kung papaano ho kikita bilang franchisee ni Emelino T. Maestro, Maestro Tax Specialista. Choose prevention. Pinakamaganda, pinakamatipid ang prevention kesa sa cure. Tandaan nyo ho yan. Peace and happiness, BBJO. Masayang buhay para sa iyo mga ka-taxpayer ko mahal. Masayang buhay para ho sa mga Pilipino at masayang Pilipinas para ho sa buong mundo. See you later!